guys, magandang hapon. Isang mapagpalang araw na naman ang sumapit sa ating maghapon. Ibabalik ang inyong lingkod, ang kaibigang farmer. Kung mapapansin nyo guys, ang nasa harapan natin ngayon ay sili. Yan. Update ko lang kayo sa ating silihan. Tayo ay mag-i-spray ngayon ng pang-insekto. Kasi at saka pulyar. Kasi medyo sinisira ng mga insekto yung bunga ng sili natin, tinuturukan. At saka nagpapa-recover pa lang kami guys ng mga sili namin ngayon. Gawa ng hindi namin napukusan. Kung mapapansin nyo, bagong tanggal lang ng mga damo. Ayan. Kaya hindi sila gaano lumaki. No? Hapon na rin, palubog na ang araw guys. Lumubog na nga. Kaya madilim na. I-sprayhan natin ito ngayon, itong ating sili. Ayun nga guys, mag-spray tayo ngayon. At ang gagamitin nating pang-spray ay yung ayan, yung nasa harapan natin. Pero hindi lahat yan. Baka sumabog na yung tanim natin yan. Sobrang dami yan. Gagamitin lang natin itong score. Ayan, para sa punggos ng ating sili. Tsaka itong algaper. Para naman sa bunga niya, pulyar. Ngayon pa lang natin gagamitin to guys. Kasi medyo hindi tayo makahanap niyan sa ibang tindahan. Kaya ngayon pa lang tayo nakabili. Oh my God! Wow! Tapos ang ihahalo nating insecticide, itong Prebaton kasi may naninirang uod dun sa sili natin. Kaya dapat nating alagaan. Medyo may presyo pa naman ang sili natin. At yung nasa likod na yun, hindi natin kasama yun sa pag-is. Makasirain lang sili natin nun. Ito nga pala yung gamit ko nung nakaraan. Parker. Maganda rin siya. Parang yung busy din. Neem oil din siya. Kaya maganda ang talab niya sa halaman. Yan. Sige guys. Mag-spray muna ako. Baka lalong gumabi. Mahirap mag-spray pag gabi na. Ano? Pagkatapos natin sa sili, diretso tayo sa pag-i-spray natin sa ating talong. Ayan. Talungan natin. I-update ko kayo guys, mamaya. Yun nga guys. So, start na tayo mag-timpla ng laso natin guys. Sa pag-i-spray natin ng ating sili. Unahin natin tong Prebaton. Yan. Takal tayo ng 10 ml. Dahil medyo ano pa naman. Mag-isa lang tayo guys. Mag-isa lang pala ako guys. Hindi tayo. Mag-isa lang ako kaya walang tagahawak ng camera ngayon. Mahirap pala mag-video pag walang tagahawak ng camera. Tunawin muna natin dito guys sa ano, timba. Para mahalo natin ng mabuti. Kasi pagka hindi natin hinalo ng mabuti yan guys, hindi rin tatalab siguro yan sa ating mga tanim. Pwesto natin yung ating camera guys. Yan. At ito guys, susunod natin yung score para sa punggos. Kasi umulan kanina, kaya kailangan natin na sprayhan ng pangpunggos din. 15 ml. Yun nga lang, gabi na tayo nakapag-spray ng pangpunggos. Dapat may araw para naka-open sana yung estomata ng halaman. Mas effective, makakain na kagad. Pero pagkagabi na guys, sarado na yung estomata ng halaman natin. Bukas na pa mapapakinabangan yan pag sumikat yung araw. Ito guys, yung pulyar na gamit ko, wala na nga lang balat kasi nabasa. Pero ang nito, brand nito ay yung Hyper na green. Lagay tayo ng 50 ml. Yan, samahin natin dyan para pagising ng umaga, pagising ng halaman natin, pag open ng kanyang estomata, nandun na nakaabang yung
in-spray natin, bahala na siyang kumain. Tsaka ito guys, algaper. Santa kip lang. Medyo malakas kasi ito. Pag nasobrahan yung inyong halaman sa algaper guys, bumibitak-bitak na sa sobrang lakas ng algaper. Medyo hugas tayo ng kamay natin. Pinaka-importante guys, pag magtitimpla kayo ng lason, dapat talagang haluin na mabuti. Ayan. Haluin natin. Kasi pag hindi natin nahalo ng ayos yan guys, wala rin silbi yan. Baka hindi tumalab yung ating pag-spray. Ayan, okay na guys. Gabi na. Dito nga pala tayo kumukha guys ng tubig. Ayan, sa tangke. Salok lang tayo dyan. Kung mayroon kayo mga ibang alam na mas effective guys sa mga sa sili, kasi medyo wala, hindi pa tayo expert sa mga ibang halaman katulad ng sili, kaya yung sili ko guys nagkaroon talaga ng ano, ng sira, nangulot yung dahon. Siguro nung pag-spray ko ng maaga, dapat gabi daw sabi ng iba, kasi mainit daw yung lason, kaya siguro nangulot guys, kaya problemado ako ngayon kung paano ko sila maparecover. Pahi-comment na lang guys sa aking video. Diyan sa comment below natin guys, kung ano yung mga mas mabisa na mga lason, para hindi naman tayo masyadong maging mangyan ba? Maging mangyan talaga eh, no? Hindi na mahirap doon. May alam ka nga, mangyan ka naman. Yun guys, start tayo ng pag-spray. Nakatimpla na tayo. So doon natin i-mix yan. I-update ko lang kayo guys. Yun guys, start tayo mag ano, spray ng ating sili. Yun nga pala yung sili natin. Yung sili pala nga natin guys, yung tinatawag nilang atsal, nagtry kami dito magtanim. Yan nga, medyo failure pa siya, kaya failure yung ating pagtatanim. Sayang, hindi natin alagaan ka agad, kaya nagkaganyan siya. Sabi nung iba, kulang daw sa calcium, kaya kumulubot yung dahon. Meron naman nagsasabi na yun nga, yung pag-spray ko ng maaga, mainit daw kaya yung dahon medyo naapektuhan. Tsaka yung isa pa guys, kung mapapansin nyo, yan o, madamo. Hindi namin alagaan talaga. Napabayaan. Sayang. Mahal pa naman ang kilo ng sili ngayon guys dito sa amin. Ang itong atsal na tinatawag nila na to, bell pepper na ito, ang kilo dito sa amin ngayon guys, 200 ang pakyawan. Okay. Iwan ko lang sa iba, bakit mura? Siguro sa sobrang dami ng supply nila dun, lalo na sa South Cotabato daw, 15-20. Kumikita pa kaya ang farmers natin doon, baka nalulugi na. Siguro, diadaan na lang nila sa dami siguro ng tanim. Kaya itong sa akin guys, kahit konti lang, nakaharvest kami ng parang 15 kilos at 200. Yun, naka 3,000 din tayo.
sa ilang puno lang ito guys, kunti lang ito. Oh my god! Wow! Nasa 500 lang yung puno. Pero kahit na, dapat marami tayong mapipita sana dito eh. Kung naalagaan lang. Wala eh. Tamang tambay tayo guys. Tamang tingin lang. Wala pang experience sa ceiling ito. Kaya yan. Yun nga guys, no? Bali, update ko lang kayo mamaya. Update ko lang kayo. Pagkatapos ko mag-spray kasi mahirap mag-spray guys nang walang tagahawak ng camera. Yan, hanggang dun pa yung isprayhan natin, no? Sa magubat na yun. Yan. Sige guys. Mamaya na lang. Ayun nga guys. Tapos na tayo mag-spray. So, gabi na. Kulang mag-isa rito ngayon kasi yung kasama ko, yung kapatid ko ay may sakit. Inuubo siya. Pero ako guys, may trangkaso rin ako. Pero kailangan nating isprayan talaga yung ating tanim kasi gawa ng baka lalo tayong walang anihin. Mahirap naman yun. Kaya sakripisyo talaga sa pagpaparming. Kaya yung mga buyer natin dyan, huwag naman masyadong barat. Baka naman eh, lalong maghirap ang farmer natin dito sa Pilipinas. Kasi yung mga buyer, mas gusto nilang sila yung kumikita. Pangit naman yun. Kunting tubo lang. Sakto lang. Huwag naman yung masyadong, mas malaki pa yung tubo nyo sa farmer. Ano? Guys, so, yan guys, nakikita nyo yan. Yung itak natin. Nandito pa. Sobrang sipag niya guys, oh. Inaabot na ng gabi sa pagtatabas. Siguro eh nakalimutan na nung kapatid ko. Naiwan na dito. Yan, tusok na lang natin guys. Baka maapakan pa. Baka disgrasya pa. So yun guys, no. Muli. Yun nga pala guys, eh yung mga ginamit kong lason kanina. So mga itinuro lang din sa atin yun ng mga kapwa natin farmers. Kasi nga, hindi nga tayo expert. Medyo may kaalaman tayo, konti lang. Marunong lang tayo magtanim, pero hindi pa natin alam yung tamang maintenance. Hindi pa natin gamay yung pag-aalaga ng halaman. Yun nga guys, no? Sa mga bago pa lang, yung naangating mga kamay dyan, pakipindot na lang yung like and subscribe. Sige guys, kita-kita tayo bukas guys, no?